Kumusta, mga fam? Nais ko lang pong sabihin na temporary ko munang gagamitin ang channel na ito upang maisalaysay ang panibagong love story ni Hanamichi Sakuragi na pinamagatang Game of the Two Bad Hearts na isinulat naman ni Mariel C. Almoroto. Sana po ay masuportahan niyo po ito. At sana ay patuloy pa rin po kayong sumuporta sa Anime Story PH. At ito nga po pala ay wala sa original na istorya ng Slam Dunk. Ito ay fanfiction lamang sa ating mahiwagang writer. At ito na po, sisimulan na natin. Let's go! Nagulat nga ako nang makita ko sa likod ko na ang naakaakbay pala sa akin ay itong si Hanamichi Sakuragi. Ang arte naman ng future girlfriend ko. Kumindat pa siya sa akin. Hindi iyan mangyayari, jerk. Sagot ko naman sa kanya. Paano ka nakakasigurado dyan, bitch? Nagniningning sa tuwa yung mga mata niya. Bigla pa siyang natigilan at parang napaisip. Cool, may tawagan na tayo ha. Sweet, ha? Ha, kaawa-awa ka. Naiiling na sabi ko at tinalikuran na siya. Inilagay ko sa bleachers yung bag ko at nagsimula na ako mag-warm up. No, I'm not nervous. Alam kong kaya-kaya kong talunin ang mayabang na to. Napatingin ako sa direksyon niya nang magtilian na naman ang mga hitad na babae. Hayun siya at nagawa pang makipag-picture taking samantalang naman ako nag-warm up na pa talaga. Sira ulo talaga, kaasar. Oh, go sweet! Ang sexy mo! Ang ganda mo! Huwag kang magpapatalo kay Sakuragi! Hindi pwede dahil akin ka lang! Malanding nilingon at inginitian ko yung mga lalaking nag-cheer up sa akin. Hindi ko sila pwedeng tarayan ngayon dahil kailangan ko ng taga-suporta. Pero agad ding matabunan ang chair nila dahil bigla na lamang tumili ang mga babae. Agad na napalingon ako sa direksyon ni Sakurado. Hubad baro na siya. Hinubad niya ang pangibabaw niya. At talagang nagawa pa niyang mag-pose habang pinipicturan ng mga babae. Walang hiya talaga. Pero, wow ha, ang maskulado niya. Broad chest cheek, six-pack abs, maybe 8? See? Ibinalik ko yung tingin sa mukha niya. Nakatitig na pala siya sa akin. Masyado bang nakakaakit ang view? Tanong niya habang nakangisi. Magpapatalo ba ako? Siyempre hindi. Ipinagmamalaki mo na yan. That's nothing compared to the ones I've said and touched already. Mapang-asar kong sagot at ngumisi ng sarkastiko. Agad na nabura yung ngiti niya. Now, it's my turn. Hinubad ko din ang t-shirt na suot ko. Agad na napuno ng hiyawan at sipol ng mga lalaking nasa gymnasium. Isang itim na sport bra lang ang suot ko at jersey shorts na umabot lang hanggang sa kalahati ng hita ko. Nang tingnan ko ulit ang hood yung lalaki, seryoso lang siyang nakatingin sa akin. Pero hindi niya ako maluloko. I saw that mischievous glint in his eyes. Nakangiting nilapitan ko siya. Loving the view, jerk. Panggagaya ko sa pangaasar niya kanina. I put my hand on his bare chest. Yep, hindi pa siya nagbibihis. Pinadaan ko ang mga daliri ko sa dibdib niya habang tinitingnan ko siya ng tuwid sa mata. Maya-maya pa ay nakita ko na yung familiar na ngisi niya. Inilapit niya yung mukha niya sa mukha ko at pagkatapos ay bumulong. Chancing ka eh, no? Bulong niyang nakangisi. Parang napaso agad kung inalis yung kamay ko sa dibdib niya. Ang kapal niya. Tumawa siya ng malakas na makita niya ang pagkasimangot ko. Katakatakang tahimik lang ang buong gym habang tumatawa siya. Ako naman ay naiinis na nakatingin lang sa kanya. Will you stop laughing? Magbihis ka na.
para makapagsimula na tayo. Sabi ko sa kanya, ayoko. Sabi niya, at iwinagayway pa yung hintuturo niya. Ang lagay ba eh, ako na lang ang madidistract. Ngumisi na naman siya, tapos tiningnan ako mula ulo hanggang paa, at tapos pabalik. Napasipol siya. Ang hot talaga ng girlfriend ko. Inirapan ko siya. Fine, edi huwag kang magbihis para namang maapiktuhan ako. Inismiran ko siya. Sinungaling, halos di ko na nga maalis yung tingin ko sa dibdib niya eh. At ramdam pa rin ng mga kamay ko kung gaano katigas yun. Shut up, mind. Iano ngayon, basta mananalo ako. And FYI, hindi mo ko girlfriend. Naaasar na dagdag ko. Hindi pa. He smiled confidently, pero mangyayari na iyon ngayon. Girl, yabang. Hello, mic test, mic test. Wait, saan galing ang mic na yan? At talagang may balak pa siyang mag-speech. What the hell are you doing? Magsimula na tayo. Ngumiti lang siya sa akin. Easy ka lang, honey. Huwag kang atat maging girlfriend ko, okay? Papunta rin tayo roon, promise. Anak ng siraulo talaga. Nakakapikon na ang kayabangan niya. Tumingin muna siya sa mga tao. Hey, schoolmates, maraming salamat sa pagpunta niyo rito. Nagsipalakpakan na naman ang mga utong-utong estudyante. Diyos ko, itinaas niya yung kamay niya para tumahimik ulit sila. Siguro, alam niyo na kung ano ang mangyayari ngayon dito. Sabay-sabay na sumigaw ng oo yung mga tao. Paano niyo nalaman? Stalkers namin kayong lahat, no? Sabi niyang maluwag pa rin ang ngiti. Tumawa naman yung mga tao. The heck, losers. Tama ang pagkakaalam niyo. Magkakaroon kami ngayon ng one-on-one game ni Sweet. Kapag natatalo siya, girlfriend ko na siya. Pag ako naman yung natalo, well, bahala na siya kung anong ipapagawa niya sa akin. Yun eh, kung matatalo ako, ang isa sa star player ng Kanagawa. Naghiyawa na naman ang mga tao. Pero ito talaga yung tanong ko. Kanino kayo kampe? Sa gwapong lalaking to? Sa hot na babaeng yun? Tinuro niya ako. Iisa lang ang sagot ng mga tao. Sweet! Huh? Ako yun, diba? Unti-unting napalitan ng ngisi yung simangot ko. I smiled triumphantly at him. Ano ka ngayon? Siyempre, ayaw ng mga babaeng fans niya na maging girlfriend ako ng King Jerk nila. At ayaw naman ng mga lalaki na maging Tekken ang isang pagkaganda-gandang dilag na kagaya ko. Bakit? Hindi ba kayo maaawa sa puging henyo na to? Alilain niya ako at baka sasamantalahin niya ang kahinaan ko bilang lalaki. Tumingin siyang tila nagmamakaawa sa mga babae niya. Pretty ladies, papayag ba kayo nun? Nag-beautiful eyes pa ang mukong. Parang gusto kong masuka sa sinabi niya. Hindi, walang hiyang mga babae to. Ang bilis magbago ng isip. Magsama-sama kayo mga pangit kayo. Inagaw ko yung mikropono sa kanya. Grabe ka mangarap ah, ang taas. As if naman, pag-iinteresan ko yung katawan mo. I turned to my male fans. Boys, hahayaan nyo bang mapunta ako sa mayabang na to? No way! Nang tingnan ko ulit si Sakuragi, nakangiti lang siya sa akin. What? Nakataas ang kilay na tanong ko. Umili siya habang nakangiti pa rin. Hindi ka talaga magpapatalo, no? Talagang hindi, lalo na sa'yo. Okay, simulan na natin para magkaalaman na. May kung sinong tinawag ito. Maya-maya pa ay, may isang lalaking may dalang bola ang lumapit sa amin. Kinuha ni Sakuragi ang bola sa lalaki na namang nakatingin sa akin particular na sa dibdib ko. Tas manyak. Biglang humarang sa paningin ko ang malapad na likod ni Sakuragi.
Umalis ka na! Seryosong sabi niya at sinalpak yung mic sa lalaki. Ba't parang biglang nagalit yata siya? Hindi maipinta yung mukha niya nung humarap siya sa akin. Magbihis ka nga. Magbibihis din ako. Sabi niya sa akin. Otot mo. Ayoko nga. Tiningnan lang niya ako. Tiningnan ko din siya. Patigasan pala ng ulo ha. If he's stubborn, then I am more than stubborn. Alright, tara na. Pumunta na siya sa court. Sumunod ako. Nagsimula nang magingay ulit yung mga tao. Go, Sakuragi! Go, sweet! Sakuragi! Sweet! Grabe ha, di pa man kami nagsisimula. Nagkakainitan na ang mga fans namin. Iba talaga pagsikat. Ikaw nang mauna, sabi niya. No, jump pull tayo. Kontra ko. Ang tigas talaga ng ulo mong babae ka. Mauna ka na. Ayoko nang tumawag pa ng lalaki dito para ihagis yung bola. Wow ha, ang serious niya. Okay, fine. Sino nga kaya ang tatanghaling panalo sa one-on-one ni Sakuragi at ni Sweet Hardy Lisa? Kaya ito ang dapat nating aabangan mga fam sa susunod natin na episode. Sa muli, maraming salamat sa patuloy niyong pagsuporta sa channel na ito.